hindi umano magiging magandang epekto sa buong banking system ng bansa kung ang bulto ng pondo ng Maharlika Investment Fund o MIF Bill ay manggagaling sa Bangko Sentral ng Pilipinas at sa Government Financial Institutions o GFIS. Sa pagdinig ng Senado, pinaliwanag ni Foundation for Economic Freedom o FEF President Calixto Chiquiamco na dahil magkakaroon ng access ang MIF sa mga guaranteed loans sa mga GFIs at funding sa BSP ay malaki ang tsansang bumagsak at maging banta sa ekonomiya at sa banking system ang Maharlika Fund. Sinabi pa ni Chiquiamco na maaring magkasunog sa buong financial system dahil exposed ang mga GFIs na Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines. Aniya, sa oras na bumaba ang value ng MIF, maaring ma-erode o unti-unting ma-zero ang o masira ang capital ng LBP at DBP na makakaapekto sa buong banking system. Dahil problematic ang pagkukunan ng pondo ng MIF, ay maaring tumaas ang system o systemic risk sa banking system at posibleng magresulta ito sa financial contagion at financial panic. Nababala naman o nababahala rin ng FEF na mawawala ang level ng playing field dahil sa gagawing tax-free ang MIF na maaring makadismaya sa mga potensyal na investor sa bansa. Pero paliwanag naman dito ni Committee on Banks Chairman Senator Mark Villar, diretso sa mga social civic projects ang pera mula sa MIF kaya tax-free na ito. Pero kung ang FEF ang tatanungin, mas gusto nila na may buwis tulad sa ibang kumpanya para may makakompetensya sila. Mas magiging katanggap-tanggap pa ayon kay Chiquiamco kung ang initial na pondo ng Maharlika Fund ay magmumula sa gobyerno at magkakaroon na lang ng co-investment mula sa mga multilateral at foreign investors. Radyo Alternatibo Balita.